Matapat ang hangarin ng Administrasyong Duterte na resolbahin ang mga kaso ng involuntary disappearances sa bansa. Ito ang inihayag ng Philippine Delegation to the United Nations na pinamumunuan ni Presidential Human Rights Committee Undersecretary Severo Catura. Ang delegasyon ay dumalo sa 117th session ng UN Working Group sa Sarajevo, Bosnia at Herzegovina. May ulat si Marita Muahe. Isa sa mga legacy na maaaring maiwan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtatapos ng kanyang termino ay ang pagresolba sa umano'y mga kaso ng enforced or involuntary disappearances. Ito'y mga kaso ng pagkawala na aabot sa 625. Mga kasong naganap mula 1975 hanggang 2012, bago pa man maging presidente si Pangulong Duterte. We are very sincere in resolving such issues. If there's going to be a legacy of this administration, I think it is that we move forward in really being effective in addressing cases of enforced or involuntary disappearances. Sa pagharap ng delegasyon ng Pilipinas sa pinangunahan ni Presidential Commission on Human Rights Undersecretary Severo Catura sa United Nations Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances na ginanap sa Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, ipinaabot nito ang kagustuhan ng administrasyon na mabigyang hustisya ang mga naging biktima, pati na ang kanilang pamilya. We are here to present the truth of what we have done so far in addressing issues on enforced or involuntary disappearances. These cases have been festering for so long in the UN. Kasabay ng alok na pakikipagtulungan sa UN WGID upang malinis ang bilang ng listahan, ang paghiling dito na pilitin ang mga sources ng UN na magbigay ng kumpletong detalye ng mga pagkawala para sa pag-usad ng ilang pang mga kaso na patuloy na iniimbestigahan ng Department of Justice. Ikinalugod naman ni UN WGID Chair Bernard Duhaime ang pagsisikap ng Administrasyong Duterte na lutasin ang mga sinasabing kaso ng pagkawala, kasabay ng pagsasabing handa silang makipagtulungan sa pamahalaan tungkol dito. Dagdag pa ni Catura, bagamat kaliwat kanan ang mga pagbatiko sa kasalukuyang administrasyon, malinaw pa rin umano ang landas na tinatahak ng pamahalaan upang mabigyan proteksyon ang mga mamamayan. Pamamitsahan natin dito yung openness ng pamahalaan. Kahit na alam naman natin na pinapatibis na ito sa ating mga human rights violations, ika nga, still kung makikita mo ang mga ang landas at ano yung mga directions sa ating pamahalaan, they are very much human rights compliant. Protection of the people. Human rights is about protecting the people. Naging produktibo ang dialogo sa pagitan ng Philippine Delegation at ng United Nations Working Group. Katunayan, nagkasundo ang dalawang grupo na ipagpatuloy pa ang kooperasyon at dialogo sa pagitan nila upang maresolba ang mga tinatawag na enforced at involuntary disappearances na naganap ng mga nagdaang taon. Mula rito sa Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, Marita Muahe para sa Bayan.